may dumaan, ay nakita nila nung dumaan, yung malaki talaga yung cobra. Ito dyan. Good morning mga kaibigan. May rescue na naman po tayo sa Barangay Kalayan. So, pinatawag po tayo ng ating commander sa Cobra Marshal. May mga namamataan daw po doon ng mga angas. So, yun po ang re-rescue natin doon. Kasama po natin si Tol Cobra. Hello guys. Saka sila Kuya Henry yung driver. Tapos si Papa, Cobra King. So, apat lang kami magre-rescue ngayon. Nandun sila sa kabila sa hotel namin na si Cobra Prince. Medyo inati namin sa dalawang grupo yung team namin. So, ayun guys, abangan nyo namin. Pareho niya na tayo, no? Oo, yan. Kapareho natin yan. Sila yung mas mong yung driver. Ano nakita nyo dyan, ma'am? Yung linunuhan po. Linunuhan? Opo. Ano kay? Yung... Pasok po yan? Oo. Pero walang kamandag. Walang bayan na, ma'am. Kumpay, sariwa pa, no? Common BRS ka na walang venom. Oh. Ate, ate! Ate, tama ka. Dito tayo sa ano? Sa inyo. Papaliwanag ko lang sa'yo. BRS sa'yo, no? Bahing lumilipat na ha. Ang direction niya. Wala akong kamandal ko dito nga. Wala po. Ayan, no? Commander! Chichay! Chichay, no! Commander! Ayan nyo nga sa kanilang walang commander ko. Chichay! No! Good morning po ulit! Brown rat snake. Ayun, nata akong kasama. Brown rat snake. Oh, brown rat snake. Sariwa pa yun. Pero sariwa pa siya. So ito medyo ano na nilang walang mga kamandag. Ang pinakamalang puto ko nito ay kumain ng mga insekto or mga daga. Ayan, pinaka-favorite ito, palaka. Pero nalaki po siya. Hmm, ganyan. Bago pa lang. Hindi naman nangagat yan. Nah, hindi nangagat. Hindi naman makamandag yan. Saka yung palayo, hindi papasok. Saka papunta siya doon. Ay, hindi na po kaya bumalik pag dito. Ganito ang gawin niya, ma'am. Una. Sarado nyo nga ito. Yeah. Ma'am, sabi mo, kuya. Walang kamandag. Sir, kasama natin siyempre ang ating Kuya Henry. Nagbibigay ng matikas-tikas na tayong driver. Si Bay Cobra. Ayan, ang pangalan mo? Bay Cobra. Bay Cobra. Sir, pakilala ka. Siyempre ang SPCBI na si Sir. Willie Fernando. Si Cap. Hello po, magandang maga. Salamat po ulit. Isang tawag lang ha, responde agad kami kay Cap. Na priority po kayo kasi ang rescue ngayon, inuuna na po namin ang tawag kagad ng ating chairman po. Yes. And, ito po ay isang brown rat snake. Ang palatandaan na nakita natin ay meron siyang pattern, no, sa itim na sa gitna. Ayan, no, kung titignan nyo, meron siyang pahaba. Mm. Nasa gitna yan, no. Nabubukod tanging kulay. Mas dark kaysa dun sa ano, nasa gilid niya. So, ayan yung pattern niya. Maliit pa. Maliit pa lang siya, pero kitang-kita sa pinagbalatan yung pattern. Doon daw wala yung ulo niya. Saka dun sa ulo. Pahaba. Saan ba? Ngayon na ba yung ulo? Ulo, nasa loob. Pero simo ko yan. Wala kayong dapat igatap.
kasi kami lang po kasi hindi naman. Yung... Ah, di bali po, medyo maaga pa rin. Ano po, pabaliktad ikot lang po kami nila kobra po dito sa gate. Parang inuubad na kami to. Kasi ngayon, tapos po proceed po sila sa ano. Darating daw po si Pangulong Herwin sa saglit dito. So ano ba yung ano natin, ang ating National Chairman Herwin Santos ng SPCPF. So kung mapapansin niyo po, kami po ay naka-uniforme ng ating organization. Kami po ang mga Strong Philippines SPCPF Cobra Marshal. So kami po ay katuwang ng ating mga PNP na pinatutupad ng peace and order. Actually, makikita niyo na po po aming mga logo. So ito po ay sarili po namin design at sarili po namin. Ito po ay ang ating NAPOLCOM. Kami po ay accredited doon. So tiyatawag po tayo partner po ng NAPOLCOM. Nabigyan tayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanilang pamunuan. So yun po, at para po sa nagtatanong, yun po ang mapaliwanag namin dyan na kami po ay isang non-government organization for Vigilant Federation. So interview naman natin si ate. Ate, ano nang naramdaman nyo nung nalaman kung nung nalaman nyo, ate, na walang kamandag yung ahas? Hindi na po natawag kasi presip. Ayan. So malaking tulong po ba na nalaman nyo na walang kamandag yung ahas? So, okay, sir, anong may papayo nyo sa mga ano natin? Ako bilang, ako si Chairman Arnold Poligaya ng Barangay San Francisco. Ako naman, basta ang kabarangay ko, siyempre, nakakatakot naman talaga. Ako agad dinatawag ng saklolo sa ating sa mga kasama natin, sa Cobra King. Ang akin lang sinasabi sa akin mga kabarangay, ay maglinis ng paligid lagi. Ano, at kinakailang walang yung tinatawag na mga nakabagna na mga damo-damo o anumang bagay na maaring tirhan ng ahas. Maglagi maglinis. Salamat tama, po. Tama po si sir. So titignan natin, malinis naman yung lugar nila. Pare, dun yung sa likod. So habitat kasi yung likod. Pwede naman sasabi mo? Wala. Malinis naman dito sa labas na meron yan. Mm-hmm. Pero yung nakita nila, wala pong kamandag yun. Yun mga kaibigan, pagka nagpaparescue po sila, inaalam po namin kung makamandag o hindi. So, kahit po hindi makamandag yan, pinupuntahan po namin kasi para i-explain po sa kanila yung tama nilang gawin para hindi rin po sila matakot. So pagka makamandag po yung halimbawa na identify ng mga taga dito, agad po namin hinahanap yun. Hindi po namin pwedeng pabayaan kasi napaka-delikado po yan para sa kanila, sa mga bata, sa mga mamamayan dito. So ayan, hinahanap namin sakaling makita. Dito po yung labas ng bakuran nila ma'am, medyo may kasukalan po. Kaya hanapin din namin dito. Tingin-tingin lang tayo ng ano, baka may ma-discover tayong cobra. Sekantong lugar, oh. So alam niyo mga tol, na sa panahon ngayon, yung mga cobra, nagsusumikse kung saan sila komportable. So komportable sila sa mga tambak, kung saan hindi sila mabababad sa basak. So, kaya kadalasan na nakikita natin na nasa tambak, nasa loob ng TBC, mga tuyong kahoy. Yan, terminasi ko yan. Tutok! Tutok! Sir, anong mga nakikita niya, sir, dito na may nakikita po kayo mga... Dito po sa lugar na ito, pinagbalatan lang. Mga pinagbalatan? Doon daw, meron daw po. Anong banda? Nung sa mga araw po nakita ng mga bata, sabi ko, huwag gumala dyan at mabagsik yung pagkayong malalaki po yung mga pinagbalatan? Siguro, hindi po man tinignan eh. So, yung mga napapansin daw. Taga rito. Oo, may mga ano pala dyan, kawayanan. Yan, baka... Sir, hanapin natin dito sa baka na makita pa ang sighting. Ah,
There. Pero maliit lang. Tol, may nakita ba kayo dito ng anong cobra? May nakita na ba kayo dito ng cobra dati? Wala pa, mga biyain lang, mga biyain kang tawagin. Mga pero cobra wala pa kami nakita. Brown rat snake. Ayan, hindi sila nagamit. Turpiyin natin yung mga, wala rin, hindi nila alam yung COVID. Yung ating Pangulong Erwin Santos, ang national... Pangulong Erwin Santos. Ayan. Hello. Ayan, kasama muli natin si Ma'am. General Secretary, Ma'am Rowena Casa. Si Ma'am Rowena. Good morning. Good morning. Kasama natin sila dito. Ayan. Baka nasa puno ah. Ano ba yung nasa puno? Yung mga viper? Yung mga lang, green. Daughter snake. Pero nakita din yan sa puno. Sabi ni Manong kanina, is wala pa naman pong history dito ng mga cobra. So wala po tayong dapat ipag-alala dito kasi yung mga nakikita po nila dito is yung mga non-venomous gaya po ng mga brown rat snake. Which is nakakatulong po sa atin para kontrolin po yung mga daga dito sa kapaligiran natin. So wala po dapat silang ikatakot. Masasabi mo kay Henry? Yun nga, ay yung tulad ng sinabi na walang dapat ikatakot yung mga kaibigan natin dito dahil wala pa naman silang namamataang kobra. Hindi naman yung mga nakikita nila, yung hindi yung mga kamandag. Yun ang nahuli ng mga daga ang kakatulong sa atin para hindi pumasok ng bahay. So, yung mga kaibigan, inikot-ikot po natin yung lugar ni Ma'am dito. So wala po tayong nakita. Yung pinagbalatan po na yun is non-venomous po siya. Isa po siyang brown rat snake. So wala po kayong dapat ipangamba, Ma'am. Saka inikot-ikot din po namin, wala naman po kaming nakita na pinamumugaran ng mga cobra. So yung mga kaibigan, may sasabihin sa Ma'am, magpasalamat po muna kayo. Salamat po sa inyo po lahat. Cobra team po, tsaka cobra king. Dito, isang tawag lang po ng asawa ko, dito na po kayo. Thank you po. Nangamba pa ba kayo? Hindi na po. Okay. Huwag kayong mag-alala. Isang tawag lang po nyo sa ating chairman po. Ako. Responde po agad dyan. At kahit po sila sa malayang lugar, meron po silang tao na ipadadala rito. Okay. Para, no? Ayun po. So, okay. Marami po salamat sa lahat. At salamat po sa ating Cobra King. At talaga namang tayo hindi pinapaltusan. At talagang tayo agad responde. Ayan po ang ating chairman po. Si Pangulong Erwin Santos. Mabuhayin na kasa. Ayan. So, yun naman po. Maraming salamat. Ito po sa spaghetti, oh. Pinaganda tayo na harap po tayo. Merienda ni Ma'am. Okay, maraming po salamat. Maraming po salamat. Shout out po sa lahat. Ayan. Okay, sa mga taga-Kalihan. Ha? Thank you. Okay po. Okay na kayo. So, yun mga kaibigan. Galing po kami ng San Pablo. Katatapos lang po namin mag-rescue. So, wala po tayong nakuha doon. Doon sa report nila na brown rat snake is hindi naman po sila dapat mangamba doon. So papunta po tayo ngayon ng Sariaya, Quezon. Yan, nandito pa lang po tayo sa Chaong. Driver po ulit natin si Ka Henry. Bay Cobra. Bay Cobra. Apat lang kami ngayon. Sama natin si Tol. Si Papa. Saka si Master. Si Master King. Yan mga kaibigan, nandito po tayo sa Barangay Manggalang, Tulo-Tulo, Sariaya, Quezon. So, nagpa-rescue po si Kapitana dito. May nakikita rin po mga ahas. Ano po yung
Kapitan ng ano dito? Sa ano, sa bodega namin. Doon, pag pinaglalabas ng gamit sa cater, ay doon nakita sa plandana, ay ang laki ng pinaglunan ng cobra. Pero, before pa nakita yung pinaglunan ng cobra, may dumaan, ay nakita nila nung dumaan, ay malaki talaga yung cobra. So, nakita po nila talaga yung cobra? Sa pinag, sa loob ng plandana. Malayo po yan dito? Ay, hindi lang. Paglang nila. Oh, ano? Peta! Pasamahan natin! Pagsahan meron sa araw yung Bakit ang higong makakita lang ang gas? Ay, yung mga naghahakot na sila, yung mga tawang kapita na ako na hindi. Yung mga tawang kapita na ako na hindi. Wala ko sila dito. Kaya, katatapos lang kami ng tubig. Ayan po yung bodega? Ayan. So, pinari, pabalik nga yung flashlight ko. Flashlight mo ko yun. Palak. Pupunta na po namin yung sinasabi nilang cobra. So kasama po natin si Kuya. Na pinagbota po natin kasi bawal po may ulang bota. Tara. Yung pagka, o pagka. Meron namin. So may nakita tayong butas dito na pwede niya maging point of entry niya yun, oh. Ayun. Ayun, nasa may butas, kuya, ayun, oh. Kita ko na yung buntot. Ayun, oh. Pa, abangan mo dyan sa may butas, ha. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Nasa, nasa loob. Mga butas nga. Pasukin mo dyan, dyan. So, maraming tambak na upuan. Yun, ang laki. Sa mga kaibigan din nakita. So, nasa likod po sila, ano, Papa? Ayun, pumasok. Ayun. Pakita niya dyan. Ayun, bagong balat nga. Papasok sa sako. Ayun, no. Tambak, eh. Sirahan na lang doon, sa likod. Sa likod na lang? Oo. Sige, bibigyan ko dito, kuya. Punta sa likod. Ay, pumasok siya sa sako. Pa, hindi dyan. Pa. Hindi dyan, dito. Ha? Adjust ka ng konti. Hindi, adjust pa. Pa. Malapit na. Yan. Sige, kita niyo yung buntot niya pag sinilip niyo. May sako dyan, papasok sa dyan. Huwag nyong kalakasan, ayan o. Oh. Ayan o, oh. Kita na dyan pag inalis yan, huwag nyong sipain pa loob. Huwag nyong sipain pa loob, hilahin nyo po palabas. Ayan, nagalaw na siya. Palabas po yung hila, yan, palabas. Sige, kuya na. Okay, post mo na, post. Ano, nasa mga ano lang. Oh, nasa pangko. Ah, nasa pangko. Nakit. Ay, sumuot. Hindi kasi hindi magkasya sa ano. Sumuot sa ano. Opo. Oo, nandiyan ang ulo. Ito dyan. Sige, hilahin mo dyan. Hey, ulit mo sa ulo. Ay, mga kaibigan. Mag-uho ka na lang. Arinaw. Pagsalakan na naman. Mayroon pa yan dyan. Mukha may asawa.
Ay, kasya. Ito. Pakagat mo, pakagat. Tanginang iyan. Hayaw. Hayaw, pakagat. Inasabi ko. Inasabi ko. Nahuli na po ako. Palapit mo na ito kaya. Kaya. Dali na, pakahala ko. Hindi na nawin pa ito. Meron pa dyan. Para pagkatapos. Go. Lapit din mo. Pakita mo sa kanila. Laki oh. Dinin sari ari butas sari oh. Ano mo lakay? Yung buklat ko na kanila. Ito ay tayo lagi pa rin dito. Di paano mo sa kanila? Pakita mo. Kami ang baya. Pakala kaya ay. Pagkakarne hindi. Ay butis yata ay. Kami ang baya. Ano yan? Pinakamalaki na sa inyo na huli? Hindi pa ho. Ah, mali. Sorry. Hindi ro dito. Ano na po yan? Talagang yan ang ginawa niyang bahay. Lala kaya kasama? Titingnan po natin. I-clear po natin yan. Kaya lang nariban dito. Kaya lang nariban dito. Kumuot dito mga kaibigan. Para hindi siya magkasya dito. Ano, may sapilo? May cake? So, ano, tutuloy po natin yung pag-anak sa loob. Kami kasama pa. Hey! Ano si... si Kapitan. Cobra King po. Kapitan Jack. Mga pili po, sama mo lang din eh. Sino kayo makasama namin din eh? Nakabota, yung nakabota. Yung nakabota ho, para... Ano po natin? Gamit kayong gloves. Nasaan nyo? Pa rin natin 'yung dito. Ah, 'yun na. Ito balatan niya. Dito. 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 Kaya nga, dito? Kaibigan, kita natin, marami siyang mga butas-butas. Pwede siyang magtago dito. Oh, just look. Double check na. Henrik, pasok yung ang sneak up natin. Sneak up. Halos na ganyan, no? Ikan lang, meron dyan. Meron dyan sa labas. I-explain mo dun ang galing oh.
Dito po siya pumapasok sa mga butas-butas niyan. Ayan, ayan. Kita yung butas sa kuwanan. May butas na rin ito. Ay, nagpasan sa likod. Nagpasan sa likod. Okay, tignan natin yung likod. Yung likod sisira. Sisirain natin dyan. Ay. Okay. Yan, yan. Wala na yan. Yung tayo kung magkano sa likod. Mga double wall. Ay, tao. Bro, ano? Abao din ako. Mayroong butas pa. Kaya, talaga. Hindi, may butas pa din. Kaya ganun, minsan may mga obra. Malapit na mag-berne. Magagawa ka na din ulit eh. So, ang tawag dahil dito ay double wall. Kumpra naman sa wall. Ano yung bumubutas sa mga daga? Yun, bubutasin ng daga tapos susutan ng obra. May mga bakal din pala sa ano? So yung mga kaibigan, napansin namin ano, double walling pala tong ano nila, tambakan ng mga gamit. So check po natin sa mga yung mga double walling tulad nito. Dami siya pwedeng tutan. Thank you.
clear na yung loob. May mga double wall pa rin kasi ito. Baka hindi ito. Yung mga double wall kasi siya pa. May mga butas-butas. Ganito. Ganun din mo pag may sumiyak, meron na yan. Pwede siya magtago sa mga ano eh. May nato, boss. Ganito. Ang gantas pala yung butas. Okay na. Isa lang yun. Isa lang naman nagbalat eh. Gyal, oh. Dokumentary. Ganito yan. Nakita na, nakuha na natin ano. Wala na naman siguro yung iba. Isa lang. Maraming maraming po salamat sa lagang pag-isko dito sa ano. Barangay, kanay napakabuti ninyo at malaking katulungan sa amin dito sa aming barangay. Maraming po salamat sa inyong team. Team Cobra, binabati ko po kayo. Sige, kapitan. Okay. Mga kaibigan, inabot na po tayo na pananghalian dito. Pinaghanda po tayo ni Cap ng makakain. Yeah. Tara po. Maraming salamat, Cap. Ang sarap po. The best. Yeah. Sarap po. Ang gout. Sabay-sabay tayo po. Pili. Ito yung sinasabing ano, bayaan mo na magka-gout. Ang sarap eh. Kaya hindi naman namisa para makaupo ng... Pagdito kayo, mga tropa kalayan, makinig kayo, may kauting lecture si Cobra King. Kung makakagat mo ng Cobra. Tropa kalayas, makinig, dinayaw, dinayaw. No. Mga tropa kalayas daw. Nakasample lang sila. Nakasample lang sila. Kasi yung kumpara sa tupa. Mga kaibigan, dito lagi kumakagat ang cobra oh. Sa uncle. Yan. Bihira dito, bihira. Kasi bakit bihira dito? Siyempre, pag nakatapag sa'yo, may iwas mo to. Pero pag kaligod mo, babanatan ka niya dito. Okay, pag naapakan mo siya, iigot siya, baka natanggap mo, hindi dito, dito. Intindihin natin, na pagka kapagit ang cobra, magpapasa yan ng venom. Pasok sa katawan natin. Dadaan yung venom, kung hindi sa ugat, sa laman. Pag sa ugat, kasama sa sirkulasyon. Pag sa laman, kakalat. So pareho rin yun. Hanggang sa uwagot sa utak mo, kasi neurotoxin yun, pagdating sa puso, patay ka. Paralyze ka pag tumama na sa utak mo yun. Yun ang symptoms niya. Mapaparalyze ka, mabubulol, maglalabo mata. Bibig at ang pinit mata mo makakatulog ka. Neurotoxin ka kasi. So kung paano gagawin mo, kung nakagat ka ng cobra, ang bargalakad ka. Nakagat ka. Cobra! Cobra talaga. Hindi bang asa, cobra. Pag nakagat ka, huwag mo na mabulin yung cobra. Yung sa mismong pwesto mo, umupo ka na lang doon. Umupo ka. Pag upo mo, dahil wala kang parali, dapat tatalian to, hindi masyado masikip. Pababa, benda sana. Dahil wala ka namang benda, may damit ka naman, unitin mo yung damit mo, bendahan mo agad, agad, dito.
pababa. Pagkatapos, yung isang paa mo. Hindi, hindi yung kailangan. Yung isang paa mo, dito ko lagyan. Yung isang paa mo, hanggat maaari, itali mo rin. Siyempre, bakit itatali rin yung isang paa? Kasi nga, para hindi ka makakilos. Kasi nasa pagkilos mo yung itatagal ng buhay mo. Pag galaw ka ng galaw, magsisirculate yung dugo mo, tatamaan ka na ng simptomas. Pag tinamaan ka ng simptomas, mga ilang oras, wala na. Liliwak ang bahay mo kinagabihan. So, ganito ang gawin mo. Nakaapaka, no? Kung inaapakan ka, wala. Joke lang, ipapatawa ko. Seryoso. Di, eto na po. Pag nakatali na po yung dalawa, sir, sumigaw ka na ng saklolo. Sabihin mo, saklolo, nakagat ako ng cobra. Huwag kang kikilos na ano. Na yung parang tatakbo ka, wag. Umupo ka lang, sumigaw ka sa saklolo, bubuhatin ka ngayon. Kabuhat ka, sabihin nyo, buhatin nyo ako, nakagat ako ng cobra. Dali nyo na sa ambulansya. Pagdating sa ambulansya, diretso na sa RITM dahil dun lang yata merong anti-venom. Sa Alabang, pero man layo. Kaya nga kailangan gawin yung proseso na to. No moves, more life. Parang sa ganun, umabot tayo sa Alabang. Pag nandun, nasa Alabang, tatanggalin na nila yan. Siyempre, nasa ospital ka na eh. Titignan ka lang kung may simptomas ka, kung envenomated ka o hindi. Kung may venom ka nga o wala. Tapos, observahan ka nilang 24 hours. Magagaling yung mga doktor sa Alabang, RITM, gabi sa mga doktor dyan. Kung iniisip mo naman wala kang pambayan, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka nila. Sasabihin nila tayo kung paano ka hindi magbabayan. Tutulong ng gobyerno. Ha? Ang gagawin mo, pag-agat ka ng cobra? Ako. Bebenta ko na ang damit. Ito muna. Simula dito. Ganun. Tapos isunod mo ito. Iba paano kung sa kamay ka nakagat? Bebe? Baba. Tapos, huwag mo igagalaw yan. Hindi huwag kang mag-close open. Kasi di ba pagka nagbabaw ka ng dugo, nagpa-close open ka? Bibilis lang. Para gumalaw yun. Para mo yung dugo mo, mag-circulate. Kabalik ka na mag-nahanggit ka ng cobra. Huwag kang gagalaw. 1, 2, 6. Steady ka lang. Tapos, yun, magpabuhat ka din. Diba paano kung sa point ka na agad? Ng cobra. Sup-sup na lang yan. Kasi kasi yung pound ako din eh. Kaya huwag kang mag-uupo ko saan-saan, lalo na sa damuhan. Sa Mars? Kapay lang and phone ako din eh, ha? Iwasan natin lang, umupo ka. Ha? 50 pesos kasi mo. Uy, iwasan natin na makagat tayo sa katawan. Minsan naman kasi may pagkakataon, nakahiga tayo. Natutulog tayo. Bigla tayong tinabihan ng cobra. Ha? E naalimpungatan tayo, pagising natin ganun, paggilat ng mata natin, uy, cobra. Nasa uluhan mo na. Yun ang time na huwag kang kikilos. Kasi yung biglang galaw mo, bigla rin galaw niya. Direct sa ulo. Ha? Undahan-dahan kang umatras. Pagramdaman mo siya. O yan, pagkatapos umalis ka na. Pero huwag kang pabigla-bigla. Dahil yung kabiglaan mo, kabiglaan din niya. Hanggit maaari, ayaw nilang kumagat eh. Pero may mga cobra kasi, mga kaibigan na nasaktan, nagkaroon ng traumatic sa isip nila. Iba, nasaktan mo siya, nakawala. Kasi may bala, kapatayin mo siya, di ba? Eh nakawala, eh nabuhay. So, lahat ng kumikilos, kalaban niya. Sa sobrang trauma niya. Di ba? Kaya yung nangangagat, may nangahabol. Parang tao rin, na-trauma. Yeah. At yung mga ahas na green, maliban lang sa viper, di ba madalas kayo mag-cellphone? Kailangan yung mag-aral tungkol sa ahas kasi nandito kayo sa environment na maraming ahas. Pero ang iingatan nyo lang talaga is cobra at yung mga viper. Yung viper naman po, yun yung namamaga pag nangagat. Hindi mo yung dapat galawin, hindi mo rin dapat talian. Kaya mo lang siya, uminom ka ng antihistamine for allergy. Pagkatapos, huupa yun isang linggo. Tapos yung pinagkagatan nun, mabubulok itigas. Diba, sa daliri ka, yan, mabubulok ng konti yan.
Pero pag marami siyang venom na ipinasok sa daliri mo, malamang mabulok yung daliri mo. Buong daliri mo. At inuulit ko, pag sa katawan ka nakagat, talagang fatal. Talagang mahirap pag sa katawan. Kailangan mo nang mag-hospital. Sa RITM pa rin, dahil magagaling na ang mga doktor doon. Sa ibang ospital, wala akong, ayaw ko, baka mamaya, sorry ah. Pero para sa opinion ko, RITM lang ang the best pagka snake bite. Wala kasing anti-venom sa iba ko. Wala pa dito. So sana natutunan kayo ng konti kay Cobra King ah. Manood kayo lagi ng vlog ko, lagi ako nagtuturo doon. Ayan. Okay. Shout out sa Batanlayas, sa Quezon Province. Anong batch nyo? Barangay Magalang Tinutulo sa Dayan Harrison po. Woo! Okay, mga kaibigan, nakita po natin yung kobrang namamataan dito sa bodega nila, sir. Ay, nila kapitan. So, sa tulong po ni Konsihal, nakarating po kami dito. Yan po. Maraming po. Maraming salamat po sa Team Cobra. At sabi niya po ay medyo nabawasan yung tensyon ng mga tauhan ni Kapitana dahil sa laki naman po na nagtumimbang na 1.6 kilos ay talaga pong nakakatakot at delikado po na makakita sa tao. Okay po, maraming salamat po sa Team Cobra sa laging pag-rescue. Sabi nga ni Kapitana na-lesyon tensyon ng mga aming mga kabarangay sa tauhan, lalong git sa tauhan ni Kapitan. Muli po, pagsaludo po sa Team Cobra. Okay. Okay, mga kaibigan, shoutout nga pala sa mga tropa natin ni Sabo. Okay. Okay. Salamat po. Nagtagay po ng panggas sila. Pinakain po kami. Pinakain kami ng napakasarap. Wow, nabusog kami. Okay na rin, ang sabi mo. Ayos. Snapak. Kapitan.